Magandang gabi po sa inyong lahat. Tinanggal ko po yung mask ko kasi sabi ko, Panginoon, di ba church naman ito? So, gumagawa po ako ng ano ko, outline, pero since ang bilis naman po ng pagtawag, I only have 3 P's for tonight. Papuri sa Panginoon, pasasalamat sa kapatiran, at paalala sa lahat. Unang-uno po yung papuri. Sabi ko nga kay Pastor, puputok na yung heart kasi sobrang gratefulness. Kasi alam ko, if not for the prayer of the church, naku, ito na naman ako, sandali lang. If not for the prayer of the church, if not for the care and love of my pastor, and every one of you, ako sa sarili ko lang, kung ako lang nagpe-pray, parang feeling ko hindi ako papakinggan ng Panginoon. Kasi kanina sa preaching ni Pastor, feeling ko ako rin lang ang kausap niya na ako yung prodigal daughter. And if not for my husband, who's been so faithful to God and who's been so given to the ministry, parang hindi papakinggan ng Panginoon yung prayer ko na ako ay pagalingin sa cancer. But because of all of you, actually po, meron po ako mga classmates from States, tumatawag sila na sabi nung isa naming kaklase ni Eric, "Hoy Mel, narinig namin sa misa dito, pinagpe-pray ka, may cancer ka daw." So isip ko, grabe naman yung cancer ko, umabot pa ng US. Pero siyempre, nagte-thank you ako. But of course, I know that the prayers of my brethren, especially this church, our church, is really very effective. So maraming salamat po. Kaya nga sabi ko, hindi ko to paliligtasin kahit ayaw ng asawa ko. Kasi gusto niya tahimik lang ako, upo-upo, ganun. Pero hindi kami magkapareho ni Jane. Ako, pipigilan niyo talaga ako magsalita. So, nagpapasalamat po. Ay, hindi pa pala ako pasasalamat. Papuri sa Panginoon. Sobra-sobra ang gratefulness ko sa Panginoon. And sabi ko nga sa sarili ko, si Pastor, pinipreach niya about mercy, about grace, papuri sa Panginoon, and everything that God is doing to this church, to our church, to everyone. Ako po, damang-damang-damang-damang-dama ko po. Lalo na po yung mga pumunta sa UDMC. Nakita nyo naman kung gano'n ako kapangit nun, di ba? Kung ano ang pinagdaanan ko, naninigas ang mga kamay ko, ang mga paa ko, nangingitim ang labi ko, puti na lang ng mata ko ang nakikita nyo. And everything at the worst situation, nakita nyo yun. Pero tingnan nyo ngayon, ito po yung ginawa ng Panginoon. Kaya ako nandito ngayon. It's not because of anything, not because, of course, He used the doctors and the medicine, but prior to that, of course, it is His will. And it's because of your prayers. It's because of your love of everyone's. Lahat napupuno na po yung messenger ko ng kasasabi ng bawat isa na Ate Mel, Tita Mel, Mel, nandito kami. We're praying for you. We're behind you. So, yun lang po, nagpapalakas na rin po yun ng puso ko. Talaga po, sobra ang papuri ko sa Panginoon. Ngayon po talaga, na-prove ko, save ako. Kasi maraming times po, kung na-question ko. Kasi, syempre po, sabi ko nga, eto daddy ah, sorry, sasabihin ko to. Sabi ko, sa ganda ko ba namang ito, maraming naliligaw sa akin, daddy. Kaya patawarin mo na ako sa lahat ng kasalanan ko. Yun po yung ooperahan ako. Parang awa mo na, patawarin mo ko, baka hindi na ako gumising. So, yung mga lahat ng kasalanan ko, patawarin mo na ako. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, madadagdagan pa yan. So, pero ang totoo lang po ay, syempre po pag nandun na kayo sa edge, na alam nyo nang you are to meet your Creator, kahit po alam nyong save kayo, nandoon ang kaba, nandoon ang takot, not because you will go to hell, but because you will leave the people you love, you will leave this church. At syempre po, iba talaga pag nasa bingit na ng kamatayan. Kaya ang pasasalamat ko po at talagang hanggang langit, hanggang wala na bang tataas pa sa langit, ganun po ang pasasalamat ko sa Panginoon, ang papuri ko sa Kanya dahil nakita ko, hindi ko lang po siya narinig kay Pastor na kanyang pinipreach. I'm sure lahat tayo, sa ngayon na nakatayo ako dito, ito po ang pinakamalaking proof that God answers prayer, that He answered our prayer. Kasi kung konti lang po na pumutok yung utak, yung vein ko sa utak ko, nauna pa po ako dapat kay Isabel Granada. Buti na lang siya na lang po muna.
saka na lang po ako. Marami pa po akong gustong gawin. But you know, it's really God's grace and mercy. Wala pong iba. At higit po sa lahat, gusto ko rin pong i-share sa inyo that last Friday, we went to the Onco. And although medyo hindi rin magandang feeling ko sa Onco, but having a husband who's so kind, sabi niya, no, he embraced me and okay. But because of the results, according to Eric, that he saw from my laboratory tests, we were given only 3 options. At isa pa pong papuri na gusto kong sabihin sa inyo, ang cancer cells ko po, supposedly ang standard ay 0 to 35. Ang cancer cells ko when I was given the chemo was only 19. 1-9. Swak na swak. Pasok sa banga. Pero bakit po ako kinimo? According to the doctor, you have to go through it. Even if it's 0 cancer cells, you have to go through it. He was very firm at that time. And then he also said na it's like antibiotic. You have to take it for 7 days. So the chemo has to be taken in 6 sessions, 1 cycle. But last Friday, praise be to God again, gusto ko na nga pong magtatalo nun eh. When he told me that I have cancer, iyak ako ng iyak. But at that time, gusto kong tumalon ng tumalon. Kasi ang sabi niya, I'm giving you 3 options. One is just to monitor it manually through the lab tests regularly. Second is radiation. Naisip po si Ate Edna. Third is chemo but should be cleared by nephrologists. So meaning, may options na po ako na pwedeng hindi na ako mag-chemo. Kasi to be honest, ang aking fear talaga ay, paano kung second time, hindi ko nakayanin. So yun po, papuri sobra-sobra. Salamat po Panginoon. Praise God. Talagang sobrang answered prayer. At pasasalamat sa inyong lahat dahil alam ko kung paano niyo ako pinagpray. Alam ko na kasama ko kayo lalo na yung si Pastor talaga, 'di ba? Pinatayo pa kayo kasi nasa bingit na ng kamatayan ang kagandahan ko kaya nagpray siya nung with the congregation. Pero sino ba 'to? I think it was Eric or Maming. Ang pangit ng term nila eh na ano to? Nangingisay ka nun. Nangingisay. So, pwedeng seizure na lang. So, okay, ayun. Nag-seizure ka nun. You're having a heart attack. O, di ba mas bagay sa akin? Nangingisay, parang, okay. Pero yun po ang totoo. Alam ni Senti, si Senti nga raw, pagbukas niya ng kurtina, sinara niya na agad. Eh. Kasi hindi siya sanay na ganun ako makita kapangit. Di ba, Senti? Hindi. Ngayon, pwede na. Oh, yung hair ko, konti lang yan, babalik din yan. So, pasasalamat po sa inyong lahat, si Irene, si Ate Beth, andun sila all throughout, 24 hours, sinasamahan si Eric. Pagmulat ko po ng mata, nung ako'y nagising ng Monday, Saturday yun po eh, Saturday natulog na ako, wala na po akong alam. And then, but prior to that, nag-LBM ako, nag-vomit ako, tapos humiga ako, wala na po akong alam, until Monday, afternoon when I woke up. When I woke up, nakita ko si Eric, tumakbo, naggumaganon. Ay, umiiyak siya. Ba't siya umiiyak? Ay, nagisig na ako. Parang ganon. So, my first question was, bakit kayo nandito? Kasi kala ko nasa kwarto lang namin ako. So, yun po. At salamat sa Panginoon dahil nagising po ako. Dahil kung hindi po ako nagising, dalawa lang po yun. Kung may pumutok, either nasa heaven na po ako or comatose ako. At yung pa po, Pastor, grabe, nung pinadala ni Rina yung video ni Dr. Joy and Dr. ni Sister Tess, kami ni Eric ay nanonood. Sobrang iyak kami ng iyak. Bakit po? Abay, kung biruin nyo si Jojo ay 5 taong na seizure, na comatose, ako 3 araw lang, hindi na kinaya ng husband ko. Kasi di ba sabi niya, kawawa naman yung asawa ko, hindi ako sanay na ganyan siya kapangit, something like that. So, kaya po, hindi, kidding aside, nakita po namin yung grace ng Panginoon sa aming dalawa. Kasi paano kung 5 taon din ako nagkaganon, tapos namatay na ako after 5 years. Na parang si ka-basketball niya si Jojo. So doon pa lang iyak na kami ng iyak. And I was really so blessed with testimony. Sobra-sobra. Na talaga yatang binibigay yun sa may kakayanan. Kasi hindi ko rin po alam kung kakayanin ng husband ko yun. Kasi mahina po siya eh. Hindi niya kayang mawala ako. So,
Pero ako, hindi ko rin po lalong kayang mawala siya. Kaya kung siya, kunyari siya si Jojo, sabihin ko siguro sa Panginoon, Panginoon, unahin mo na lang ako. Ako na muna, basta wag lang ang husband ko kasi hindi ko rin kakayaan. Same, same kami. Hindi ko rin alam ang business niya na pinagagawa namin sa mga buildings namin. So, paano na? Hindi ko rin alam. Tipo ba? But this was really so strong. And it was again God's grace. Na sobra-sobra. Look at her now. That's really an evidence that our faith, our church, is the true one. It's really God's church. We are God's children. So yun ang nakita ko nung kami ay nanonood ni Eric. At ang ikatlo ay paalala. Kasi po, hindi ko rin akalain na ako'y magkakaroon nito eh. Napaka-strong ko. Alam nyo naman yan, di ba? I box, I do Muay Thai, I do exercise regularly. Medyo okay naman ako sa food. Except, sinabi ko to kay Pastor, sa aming office, kapag ako'y na-stress, nalulungkot, natutuwa, masaya, may birthday, may problema, bibili po kami ng cake. Mango Bravo is my favorite. One big Mango Bravo, around 1,800. 14 kami sa office, 13 ang staff ko doon. Kalahati noon akin. Yung kalahati, pinaghahatian ng 13. Ako yung ika-14. Ganun po ang sistema. Pag meron kaming banana queue, bibili sila, dalawang tusok ang akin. Pag merong ice cream, isang baso ang akin. Na ako kumukuha noon ng anti-stress pag nai-stress kami. So, paalala lang po, hindi po mahirap. Ang cancer po ay may tatlong M. Masakit, kung alam nyo lang. Hindi ko na ma-explain. Kung meron pa pong term sa taas ng masakit, yun po yun. Na lahat ng dugo, saksak dito, saksak doon. Di nalang alam kung saan isasaksak lahat ng gusto nilang isaksak sa katawang ko. And what's worst was, hindi po ako sanay sa gamot. Hindi ako nagagamot. Pag may lagnat, may ubo, may sipon po ako, tama na po ang Vicks, ang spa, ang masahe. Okay na po ako doon. Kaya nung ako'y sinaksakan ng lahat ng gamot, doon po ako nag-seizure. Maming, it's seizure. Nag-seizure. So, yun po. Kaya paalala po, kaya din po pinadala rito si Dr. Joy para po sa ating lahat na maging careful. Kasi I believe, ako po ito po ang pananampalataya ko. Binigyan ako ng cancer, hindi lang will ng Panginoon. Meron po akong part doon. 90% kasalanan ko. Because, di po ba, our body is a temple of the Holy Spirit, so we should take care of this. Hindi ko rin po siya inalagaan. Inabuso ko po siya. All the while, I thought, parang sinabi kanina ni Pastor sa prodigal daughter, na pangit po ba yung prodigal son, Pastor? Baka hindi kami magka-level. Yung prodigal, yung prodigal daughter na sabing ganun, I can do it. I could do it. So, ganun din po ako nun. I could do it. Kaya ko to. Until such time that I said, hindi ko na kaya, Panginoon. Ikaw na to. Yun na yung nasa UDMC ako. Ay, hindi pa wala. Yun po, tulog na tulog ako nun. Wala po akong muwang. Hindi ko sila nakikita. And then, just morning, afternoon of Monday. And worst, when I woke up, wala pa akong kilala. Si Maming, she asked me, Ate, kilala mo ba ako? Hindi, wala akong mag-register eh. So, iyak siya kasi hindi ko siya makilala. Sila Myra, hindi ko sila nakilala. Si Myra, si Eileen, at saka si Jove. Kaya bumalik sila ulit para makilala ko sila ulit. Not unless sinabi ni Daddy, sila si ganito, si ganyan. Ang tagal, it really took time for me to remember. Effort talaga. Until now, naglalapse talaga yung memory ko. It's because of chemotherapy. Masakit ang magka-cancer. Mahirap sa atin at sa ating family members, at higit po sa lahat, mahal ang magka-cancer. Isa pa pong blessing na last na to, Pastor, na gusto kong i-share sa lahat. Hindi ko naman po in-expect na magka-cancer po ako. But when I went to BPI, ito alam na to ni Daddy, alam nyo naman PR, di ba? So, para mabilis ako lagi sa line, tinanong, who's your manager? Jojo. Can I talk to him? Okay. So, talk, chika-chika. Hi, Sir Jojo. I'm from, you know, would you like to have some tour? I can help you. Ganyan. Pero hindi naman po yun ang dahilan ko. Para lang, Sir, paano ba mapabilis dyan sa linya? Ang dami-dami kasi. So, dahil sa ganon, I asked him, Sir, ano po ba yung insurance? Again, you know, just to be friend with him. Sabi, yung insurance, din, ganito, ganyan, ganyan. Ah, okay. May tinawag na yung in charge, si Jervy. Jervy, come here. Here's another client. She's a dean of... Okay.
Eh, nahiya na ako, di ba ako nagtanong-tanong? Sabi niya, ano din, are you going to get one? Kahit isa lang, yung with critical illness. BPI ito, Kuya Ray. Sabi niya, sabi ko, critical illness, ano yun? Yung halimbawa, magka-cancer ka. Bakit ako magka-cancer? Hindi ako magka-cancer, baka ikaw pa. Sabi ko, to, itong active kong to. So, ang nangyayari po, umuuna lang ako sa kahiyaan. Nag-sign po ako. Magkano ba yan? 100,000 a year. Ang mahal naman. Pwede bang ano, staggered? Oo daw, pwede. O di, ni staggered. Kasi sa sweldo ko, dinededuct automatic. Naka 2 years po akong payment. Nagkaroon ako ng cancer. Naalala ko na, buti na yun, naalala ko po, no, despite my memory loss. Pagpera, daddy, di ba, alam mo yan. Naalala ko, sabi ko, Harold and Sir Kel, kasi sila yung in charge sa BPI, sa mga ano ko, palakad. Can you check with BPI, with Sir Jojo? I think I have one insurance. Kasi pakimo na, 75,000. Ting! Diba? Sabi ni Sir Harold. Sige po, Dean. Chinek. Naku, talaga naman ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo bang makakakubra ngayon ang asawa ko? Ng, kasi siya ang ginawa kong ano yan. Ang tawag doon, daddy? Beneficiary siya, di ba? So, makakakubra kami ng 400,000 this week. O, di ba? Eh, ang nabayad pa lang namin, 75 sa chemo. And what's good about it, yung chemo ko ay sinagot ng health card ng FEU. At ang lahat ng medicines ko ay sinagot ng FEU. So, I text FEU management. I said, thank you po, sir, Mr. Montinolo, for all the help. I did not pay anything, my chemo. And ang sagot nila, don't worry about it, Mel. Just tell us what you need. Basta magpagaling ka. So, yun po ang blessing. Diba? Paano hindi natin mamahalin ng sobra-sobra ang Panginoon? Parang sinabi niya, oh, sige, you'll go through this, but definitely, you will be provided for everything you need. Kahit sinasabi ng asawa ko, bakit? Sinisingil, bakit? Ha? Sinasabi ko ba kung may pangangailangan ka na hindi ko ipoprovide? Alam ko yun eh. Yun nga rin po ang problema ko sa asawa ko eh. Kasi masyado po siyang mabait. Diba? Lahat ng sobra, masama. So, sobra pong mabait ang asawa ko. And lastly, Pastor, last na to. Ito talaga gusto kong sabihin. Sorry, last na. Yun katulad na sinabi ko sa inyo kanina, I would like to confess, sa sobrang ganda ko, marami rin pong nanliligaw sa akin. Alam naman po nilang may asawa ko, may anak, at mga anak na. From the previous companies up to this time. Kahit ngayon, nakapitbahay namin. Sinasabi ko, bulag ka ba? Gusto mo pakita ko yung anak ko kay edad mo, si Mervin. Pero, you know, naliligaw sila. At ito ang sinabi ko sa asawa ko. There were times really that I would like to leave him. Kasi sobra siyang mabait, sobra siyang busy, sobra siyang masipag, sobra siyang gwapo, di ba? So, alam kong, anyway. So yun, may mga panahon na naiisip ko yun. Hindi ko na sinasabi kay Pastor kasi mag-worry pa si Pastor. Tsaka hindi ko pa naman ginagawa. So, pero may mga panahon talaga na inisip ko na yun. That I cried, I prayed, I said, Lord, ano ba? Kasi ang hirap naman na laging wala sa tabi ko kasi sobrang masipag. Sana po binigyan nyo lang ako ng asawang tamad. Hindi, joke lang din, hindi yun ah. Pero yun po. But I always, this is the one that I'm telling myself. So please, wives, listen. Tsaka wala naman perpekto. Kaya ngayon ko lalo napatunayan, buti na lang hindi ko iniwan ang asawa ko. Sa paghihirap niya sa UDMC sa tatlong araw na yon, at nakita ko kung gaano niya ako kamahal, ang pasasalamat ko sa Panginoon, triple, quadruple, at sobra-sobra. At tama po talaga na sinabi ni Tatay Abante, huwag yan ang mapangasawa niyo, kilala niyo yan. Huwag yan ang mapangasawa mo, eto na lang, eto, sabi niya. Eto na lang ang dapat sa'yo. Diba? So wisdom talaga yan. At naisip ko, talagang eto talaga. So salamat Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Mahal kong asawa. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino, promise. Kahit maganda pa ako. Diba? So maraming salamat. Pastor! Ikaw ang best pastor sa buhay ko. Alam mo yan. Mahal na mahal po kita. Maraming salamat.